So yeah, mga kamini, this is your kamini hobby. Wow! Going to buso-buso sa gasoline station. Ngayon na rin ako na ano, pang intro. Haba! So yeah, mga kamini, this is your kamini Ogi. May kasama tayong naka-big bike, si Vincent. So we're going to buso-buso sa Shell to have some video shoot. Wow. So magano tayo? Do mountains. Parang haba nito ah. Wow! So yun nga po mga kamini, we're going to buso-buso sa Shell gasoline station to have some video shoot for Vincent. Gagawa na rin ako ng ano, pang intro. Tapos we'll walk around sa mga konting upgrades sa ginawa natin kay Mojo 110 sa motor ng kapatid ko, saka dito sa motor ko. Grabe. So lately nag-upgrade tayo, no? So I made the upgrade to my cylinder block. In-upgrade natin 253 mm, and then nag-add tayo ng 28 mm na carb, and also I changed my jettings para tipid sa tayo sa gas, plus para hindi rin malunod yung ano, yung throttle niya. Ang daming sasakyan. Bakit kaya? Dito po kasi sa Rizal, ano, GCQ na. Sinipin natin ng konti. Woo! Good! Padaan kami. Alright. So nandito na tayo sa ano, Blue Mountains. Mostly ito daan ng mga na-checkpoints. Ay, yung mga ayaw mo checkpoint. So by the way, hindi ko na pinalitan yung cylinder head. So based on the advice at saka yung mga suggestions ng mga nasa motorcycle community, usually 110cc dapat talaga 54 mm ka, yun yung pinakasagad. So so far 53 mm lang yung available na nakuha ko for cylinder block upgrade. Sabi ng suggestion ng ano, sa motorcycle community, huwag ko na lang daw i-upgrade yung cylinder head to big bulb para iwasan na rin siguro. Iwas sira. Ewan ko bakit, pero sabi naman nila
dapat daw mag big bulb daw ako para mas malakas yung hatak. Yung bigay ng hangin ng velocity ng ano ng motor. Pero actually I don't want to talk about more of that. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung madalas namin pinupuntahan na na place. Okay guys, mabalik tayo. Mabalik tayo sa upgrade natin. So if you see, iba na talaga itsura ng motor ni Utol. So hindi ko alam kung ano ba to, classic ba to, tracker ba to, copy racer, I don't know. Pero nag-upgrade siya ng konti sa ano niya. Ay, nag-upgrade. Nag-modify siya ng seats niya. Plus tail light, sa signal light. Saka bumili siya ng bago niyang helmet. Shout out sa mga nasa bahay ngayon. Shout out kay Carlo sa mga nakasama ko sa ride last time. So, I think yun yung huli kong huling vlog natin bago mag ECQ. Okay, counter blow pa. Bakit kayo ganyan mga leader? Nyo mga mga kamini. Ang dami pulis. Dahil siguro maraming pasaway ngayon sa kalsada. Parang antigas ang gulong ko. Bouncy. Wabya. So guys, we're here. I probably will cut the video. Ayan, so kami nito po yung continuation po ng vlog namin. So we're gonna review some details yung upgrades na ginawa namin dito sa motor ni Utol. So bali ito po yung may-ari. Ito po isa kasama namin, videographer namin. Ayan, motor store. And my bike, of course. So first we'll start. Ito yung sa previous video na ginawa namin. Actually binago namin yung seat ng Mojo 110 seat.
tinanggal namin yung mga flarings. Tapos ginawa namin ng bracket yung battery sa loob. And then may nagbigay kay utol na seat cowl ng Keyway 152 na cafe racer. Ilagay namin dito. So kahapon pinidyo namin yung paggawa ng ano, pagpintura ng seat cowl niyan. Tapos sa likod niyan nagpagawa si utol ng ano, U-bend. By the way, ang gumawa nito si Kuya Iman. Shoutout kay Kuya Iman sa RS Moto, located at Kainta sa Balandi. So kung taga-Antipolo po kayo, malapit po siya sa ano, sa Sapa. Tawag nila doon Sapa. Tapat po ng McDonald's, tabi ng IC City College. Tapos so ayan, meron modified na rin yung kanyang tail light saka yung signal light. So this cost 200 pesos. Ito libre lang. Pero kung gusto niyo pagawa rin ito, syempre pwede namin kayo refer. Tapos itong U-bend, magkano tong U-bend? Inabot ata kami ng 700 for this one. O 900 sa U-bend, tapos inoka para maipasok yung signal light. So bago pala to, pumunta kami sa isang tire shop. Nahirapan kami maghanap dito eh. Pero ito actually pang multi-cab siya na gulong. So nakita namin to sa ano, sa social media, sa Facebook. One of our ano page sa motorcycle community na may gumamit ng ano, gulong ng multi-cab. Mukha siyang ano, tag dito, Brad style na ano, na motorcycle. Tapos ang ginamit niya, gulong ng multi-cab. So there are some research na nagpo-prove din na efficient din naman to. Actually, kasanayin mo lang yung handling mo rito. So kailangan mo lang, tama lang yung ano, yung hangin ng gulong mo. At saka hindi siya ganun katigas. So may mga videos pa kaming napanood, yung sa parang Mythbuster siya eh, na hindi po totoo na ano, na dudulas ito. Kasi may isang video o review na ginamit siya sa racetrack. Pero alam ko ano yun eh, rare tire yun. Ginamit siya ng isang super bike, tapos ginamit siya sa racetrack. So kung mapapansin, siguro yan natin, papakita din natin yun. Na yung foot pegs at saka yung tuhod nung ano, nung nagda-drive, sumasayad na siya sa racetrack. So yan. So I think yun lang yung ginawa natin na ano, upgrades o mods dito sa Mojo 110 white. Well, later on ikakabit na niya yung ano, yung isa pang gulong dito sa likod. Nagkataon lang na maikli yung swing arm. So sa mga nagbabalak gawin din to, kailangan yung i-modify yung ano niya. I-extend niyo yung ano, yung swing arm niya para magkasya yung gulong na pang multi-cab. Ano siya, by the way, ano to, by 12. So by 12 to na ano, na mag. Pwede rin siya sa rim set, 'di ba? Oh, pwede rin rim set to. Mas ano, mas magaan yung rim set kaysa mags. Medyo makakabilis pa ng takbo. Pero subukan niyo din, pwede rin naman. Okay, so far yun lang po. I hope na
nagusto niyo yung ano, review natin dito. Susunod po ilalabas ay ipakita naman natin yung ano, yung ginawa nating mod sa performance ng Mojo 110 na black. So ito, so binalik ko po siya sa ano, sa stock na itsura. So siguro po hanggang dito na lang. So kakain muna kami ng siomay dito po kami sa Buso Buso or in GCQ na po dito. So if you like the video, napakinabangan natin yung video, please subscribe, like and share. Ciao. Picture muna daw kami. Ha 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 ha!